Magandang umaga mga bro. Andito naman po tayo. May papakita sa inyo at saka ito yung mga mutya na aking nakalap. Ito po yung ginawa kong hintas. Ito po mga bato na ito. Ito po ay ang galing pa ito sa loob ng kuweba. Yung iba dito sa sapa ko nakuha. Ito po ay kung tatawagin ay parang bakal. Parang bakal po siya. Ito po ay napaka ganda. Ito ay pangontra laban sa mga masamang engkanto o may mga maiitim na mga engkanto. O di kay sa kulam, pwede itong magamit. Ito ay ginagamit pangontra laban sa mga masamang elemento, masamang engkanto o ano paman na gawa ng maitim na maika. Yan po. Ito po ay ginagamit sa mga pampasuwerte. Katulad din ito sa mga bulalakaw, na tunay mga bulalakaw. Ito ay bato lang siya. Ito po ay buhay. Kailangan mo lang pakainin ng langis. Langis lang po. Bagong gawang langis o langis na nanggagaling sa bote nyo na may mga sangkap-sangkap. Ito po ay mabisa, pangontra, laban mga masamang elemento, engkanto o mga kulam. Ito po ay ginagamit para hindi ka hindi ka po matablahan ng mga kahit anong maitim na mahika. Ito po, makikita niyo po ito sa aking page, yung mga hindi pa nagawa na kwintas. Yan, may mga gabay po yan. Ayan. Ginawa ko ng kwintas. May mahaba na parang pangil. Ayan. Ayan po. Yung mga tunay na kulay. Hindi naman sa kulay o ganda ang mutya, kundi sa kahit sa kanyuan niya po, pangit man siya po. Pangit man ang mutya mo, pero alam mo, yan po ay para sa iyo. Karapat dapat sa iyo, magiging ganyan yung mga makukuha niyong bato. Simpleng bato, akala niyo po ay bato lang na simple. Yun pala ay isang mutya na nagbababalat kayo na pangit o hindi mo man makikita na siya pala ay maganda dahil nagbabalat kayo po ang mga mutya. O di kaya sa kaibigan ko na kay Spark, meron siyang nakuha nung pumasok kami sa kuweba. May nakuha po siya na bato. Nung nakarang linggo, siya ay gusto niyang parang may umuutos sa kanya na yun, babasagin niya. Nung nabasag na, ang ano pala yung laman ng bato na yun, ay mutya. Napakakinis, napakaganda, napakatigas. Yun ang mutya. Kahit makikita mo yan, ito. Kahit ganito lang yung itsura ng iyong mutya. Parang ganito lang. Parang bakal po siya. Ito po ay napakabisa po. Pangontra. Laban sa mga masamang elemento. Sinasangkap ito sa mga bao. Mga pangontra. Ayan po. Mabisa po yan. Ayan, parang bakal yung mukha yan. Ito po ay nabubuhay po ito. O lumalaki. Kasing laki ng kamao. Para po siyang bulalakaw. Ayan. Yung bulalakaw, hindi po yan lumalaki. Kundi kung ano lang yung kalaki,
nung bumagsak siya. Yun lang, bulalakaw, hindi po yan lumalaki. Pero mga ganitong bagay, ito po ay buhay, lumalaki. Pakainin mo lang ng langis, lumalaki po yan. Yan, maliliit lang yan, pero maliliit na bato. Pero ito ay napakalakas, pangontra laban sa mga masasamang elemento, espiritu, o di kay kung ano paman na gawa ng maitim na mahika. Ito naman ang ipapakita ko sa inyo. Ito po ang nahukay. Nahukay namin nung naghahanap kami ng mga mutya. Ito po ay sa tagal ng panahon, siguro mga more than 80 years o mas sobra pa, ito nakabaon sa lupa. Kahit ganito po, mga shell lang ito, normal ng shell. Pero hindi na kayo makakita ng ganitong shell, ganito ka kapal, kasi matagal na ito nakabaon sa lupa. Alam niyo ba ito? Ginagamit din ito sa pangsangkap, panglunas sa mga binabarang o kinukulam. Ginagamit din ito sa pampaswerte. Depende po sa paggamit nyo po. Ito. Depende po sa paggamit nyo ng mga shell na ito. Mga suso. Depende po sa taong gumagawa. O depende po kung anong ritual ang gusto mo. Ito din yung yung nakuha ko. One eye po siya. Ayan, oh. Parang nagbablard. Hindi siya masyado makita. Ayan, ah. Ayan, oh. May bibig, may ilong, mata. One eye po siya. Ito po ay napakaganda. Napakalakas po. Ito, tingnan nyo. Itong bato, simple lang po siya. Ayan. Paikutin natin. Ayan po. Simpleng bato. Pero rock. Ito po ang bato na ito ay isang mutya. Na mutya na may buhay. Ayan. Sa tagal ng panahon, ginawa po ito. At saka mga gabay, pinapasok po yan sa bato o ginawa silang bato para darating ang araw may makapulot sa kanila. Kagaya ko, nakapulot ako sa nang kagaya nito. Ito po ay mabisa, pangontra o pampaswerte din po. Makikita mo ang hindi makikita ng ordinaryong tao. Dahil may makakita kayong one eye, yan po ay tago nyo. Ito ay mabisa, pangontra o depensa, pangkalatang depensa sa iyong sarili. Meron din akong nakuwang bato, simpleng bato, pero ito ay ipo-ipo. Ayan, oh. Ipo-ipo po siya. Kung makikita mo simpleng bato, hindi mo masyado makita ang kanyang ano, ang hugis o kulay. Ito po ay simple lang siya, pero magagamit mo ito pangontra laban sa mga gumagawa o sumasalbay sa iyo. Ito ay gagamitin mo, depende sa inyong gustong gagawin. Gagawin yung paikutin yung mangkukulam na kumukulam sa inyo, pwede. Dahil ito ay ginamit mo na siya, pahiluin mo yung mangkukulam, pwede mo papahiluin. Gusto mo paikutin ng paikutin hanggang hindi na siya makatayo. Ayan. Ito din, tingnan niyo po, kakaibang mutya. Sa gitna lang yung butas. Ayan. Ito po ay maganda na mutya. Ayan po. Balik tarin natin. Maganda pa rin. Yan po ay mga simpleng bato, pero ito yung mga mutya. Ayun yung bilog sa taas na ito. Ito po ay may laman na mutya.
Pero hindi na natin kailangan basagin o ano pa man yung itsura niya, di kailangan basagin. Kasi malalaman mo rin yung, at saka maramdaman mo rin yung kanyang pwersa. Ito naman ang kuha kong bato na galing sa sapa para po siyang pangil. Pero ito ay mangga. Manggang nagmamagnet. Yan, dagsa po ito sa baha. Yan, malakas po itong magmagnet. Ayan. Ito din yung nakuha ko sa dagat. Magandang, ito ay crystallized. Tapos may itim po siya. Ayan o. Crystallized na parang may mata. May isang mata. Ito ay maganda. Tapos may lagpasan din tayo. May butlog o payuko. May buto po tayo na pula. Buto. Ewan ko lang kung anong buto to. Ito ay bato. Bato po siya. May lagpasan din tayo. Ayan, lagpasan na maganda. Ayan po. Tapos, ito naman ang ating i-share sa inyo. Ito po ay ginagamit dito sa pangtanggal ng rabies sa katawan. Ito po ay para kung tawagin. Sinisip-sip niya ito yung pag may sugat po kayo. Yung ito, basahin mo lang yung siya ng tubig. Tapos ilagay mo dun sa sugat. Sisip-sipin niya yung sugat. Sugat na may rabies. Matatanggal yung rabies. Pag midikit sa balat mo, pag igidikit mo o pagbasa ito ng tubig, idikit mo siya. Pero ginagamit din ito pampaswerte o sinisip-sip niya po yung mga at saka yung mga negatibong enerhiya sa katawan nyo. Ito pag dinilaan nyo po ito, pag nilagay nyo sa dila nyo, didikit sa dila nyo po ito, hindi matanggal. Matanggal man siya, pero sinisip-sip niya po yung ano sa dila mo. Ayan. Ito naman ang aking panumbalik. Ayan yung panumbalik natin. Naputol na. Pinutol ko. Ayan yung panumbalik na baging. Napakaganda po ito. Ayan. Panumbalik. Ilulubo o di kay puna sa langis. Ilagay sa langis. At saka ipamuna sa katawan. Pag kayo ay nakulam, kusang babalik dun yung kulam sa nagkulam sa inyo. Pero kailangan gamutin muna ng maggamot bago i-apply ito para maganda. Yun lang mga bro, sis, madam, sir. Magandang umaga. Shoutout na lang po sa mga vloggers natin. Sina Madam Katis Closer, Ginalin Sigwa, Ria, Nanay Su, Mary Jean Alberto, si Babes Ngoyen, sino pa? Ilunggo TV, Mutya Hunters, Mutya Collectors, si Alfredo Baisan Jr., Rudy Agner alias Alagad ni Clanchao, Rigley Vlog, si John Flamingo Vlog, si sino pa? Si Tony Pujeda, Bato Buhay, Mutya Hunters, Juby Hunters, si Kel Inang Kalikasan Mutya, Iboy Mutya, pala kay Jerby Prado, shoutout sa iyo bro. Sa kay sa mga subscriber natin, si Madam Lailani Flores, si Gina Buino Pulmino, magandang umaga. Sa kay Mickey Alexandra Leo, shoutout sa inyo. Sa kay Mary Osay, sa kay sino pa dyan, kay Dennis Uli, kay Annalisa Naldo, Mindorian niya Vlog, sa lahat ng mga viewers natin, subscriber natin, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga bashers natin,
Wag na lang kayong mag ano sa channel ko, paki-skip na lang sa mga nagsasabi na baliw tayo, sila ang mababaliw sa atin. Kung kayo ay makulam, wag nyo pong gagamutin mga ganyan tao, kasi para malaman nila kung ano mga sinasabi nila. Sa mga nagbabasa atin, kailangan wag na lang po kayo na mag-comment sa comment section, kasi wala naman kayong mapapala dyan. Paki-skip na lang ng channel ko. Kasi ang gusto ko lang sa mga taong naniniwala lang sa mga mutya. At saka sa mga manluloko dyan. Shoutout nga pala sa mga manluloko na mga gamot dyan. Umiikot-ikot sa ibang lugar para magka-income lang. Shoutout din sa mga vloggers na nag-vlog na nagtuturo ng mga panggagamot. Tigilan nyo na po yung pagtuturo ng panggagamot, kasi ginagamit lang yan ng mga taong na gusto lang makapera at saka manluloko ng tao. Dito, ingat din dito sa aming lugar sa Guimaras. Ingat lang po pong tao na umiikot sa lugar ninyo, sa mga liblib na lugar. Umiikot po yan sila. At saka naghanap ng mga pasyente para gagamutin. Yan po ay mga huwad ng mga manggagamot. Yan po ay manluloko po yan. Sumisingil lang malaki, libo-libo ng pera. Hindi naman gumagaling. Huwag kayong magpapaloko, dahil mga tao na yan, pag kayo ay mapasok na sa inyong mga bahay, hindi na kayo makapag-ayaw sa kanilang gusto na mangyayari. Ingat lang po. Awareness lang po. Sana po maintindihan niyo po. At saka mabasa o mapanood ang aking video. Nandito may dalawang tao na pumapasok sa mga lugar na kung saan sinasabi na sila ay manggagamot. Yan po ay mga huwad o manluloko po yan. Hindi po sila manggagamot. Nagpapanggap na isang manggagamot. Kailangan aware po tayo sa mga taong ganyan na pumunta sa mga bahay-bahay para makahingi o humihingi ng mga ganyan kalaki na ng pera o bayad sa panggagamot nila. Yun lang. Ingat lang sa lahat. Paalam and God bless you.